Mahigit 5 oras mula sa Puerto Galera, mararating ang pinakadulong bahagi ng Oriental Mindoro, ang Bulalakaw. Binubuo ito ng 13 isla, kaya naman wish granted nga raw para sa mga gustong mag-beach hopping. Narito po kami ngayon sa Sitio Pocanil, dito sa bayan ng Bulalakaw. At meron po kaming pupuntahan na isa raw napakagandang isla na malapit dito. Ito yung isla na ang tawag ay Buyayaw. At itong Buyayaw raw, yung pinakamalaki sa maliliit na islang yan. Pupuntahan namin, kailangan namin nitong vest na ito para hindi kami mapano dahil delikado. Tignan mo naman yung alon, ang lakas. Mula sa barangay na ito, kinakailangan naming bumiyahe ng mahigit 25 minuto bago marating ang Buyayaw. Dahil nagkataong low tide noong mga oras na yun, pahirapan na para sa iWonder team ang mismong pagsakay pa lang sa aming bangka. Sa mga naghahanap ng thrill sa pag-island hopping, iyak-swak sa pulso ninyo ang pagpunta sa Buyayaw dahil sa malalakas na hampas ng alon na sasalubong sa mga nagpupunta rito. At matapos nga ang 25 minutes na travel time, matapos yung hampas ng, ilang hampas ng alon ata yung naranasan namin para kami nakasakay sa roller coaster, ay eto na ang napakagandang isla ng Buyayaw. Sarap maligo, oh. Dalawandaan at anim na ektarya ang lawak ng isla ng Buyayaw. Ang pangalan nito, Hango, sa salitang Bisaya na ang ibig sabihin, sigaw. Pasigaw daw kasi ang paraan ng pakikipag-usap ng mga residente ng magkarating isla. Napalilibutan ito ng bughaw na tubig. Malapor sila ng buhangin at mayamang kagubatan. Sarap! Itong si Cesar ang malatarsan pa sa pagbitin sa mga puno rito. At mukhang hindi pa siya tapos sa pagpapakitang gilas, eto't nagtatangka pa siyang tumalon mula sa batuhang ito. Para sa mga napapa-wonder kung ano marahil ang sirang strukturang aking pinaglundagan, ito rin ang aking inalam. Kasamang historyador na si Florante, napag-alaman ko na ang Buyayaw, isa palang islang may makulay na kasaysayan. Nung panahon ng mga Kastila, naging tagpuan ito ng mga morong pirata at dito rin nila binuo ang kanilang hukbo. Pagkatapos sa mga piratang Moro, pagsapit ng ikalawang digmaang pandaigdig, mga sundalong Hapon naman daw ang nakinabang sa islang ito. Anong ginawa ng mga Hapon dito? Ang Hapon, palibasa napaka-strategic ng lugar. Oo. Dahil yun, sabi ko nga sa'yo, facing the shipping lane, observation point nila. And it is separated from the mainland. Madali nilang ma-segregate yung mga tao. Mm-mm. At saka kung may mga guerrilla dyan, di ba sa makakarating dito. So, okay, pag observation point, ano ibig sabihin nun? Yung intelligence ano nila about the shipping movement in the Philippines, kita nila lahat from the other side. Pero ang mga sirang istruktura na makikita rito, naitayo pala noong administrasyon ng dating Pangulong Ferdinand Marcos. Mga bakas na minsan itong ginawang pribadong resort. Nung dumating ang the third period na sinasabi. Ito na, yung panahon ni Mr. Elizalde, allegedly siya yung nag-ano nito, di ba? Si Elizalde was the presidential assistant on minorities, panamin, with the rank of secretary. Okay. So may say siya. Talagang may say. So ibig sabihin ako, kunyari, ordinaryong tao, si Cesar lang ako, gusto kong pumunta rito, ang ganda eh, gusto kong maligo, makakapunta ako nun? No way. Bawal.
Ito, ginawa nilang private preserve ng panamin. Okay. Na pinaganda nila. This was one of the best resort ever. Ang dating pier na ito, isa lang sa mga bakas na naiwan pang nakatayo. Sa loob ng bahagi ng isla, ilang pang mga istruktura ang bumungad sa amin. Supposed to be a panamin reserve area, pero ginawa nila ng private resort. Ito structure na yan ang kanyang rest house. Nagdiba na. Tapos ito, pinagawa niya lahat ng concrete. Oo. Concrete ano. So hanggang saan itong konkretong semento dito? Eh, palibot siya. Kaya lang, nagkasira-sira na yung mga ano. Oo. Nagdiba na. Maraming mga nabagsakan na ng kahoy. Oo. Nawala na yung magagandang mga tinayo rito. Kinuha na ulit siya ng kaligasan. No? At ito, pinakawalan niya dito, mga exotic animals. Sabi nga ito, may mga usa raw rito. Merong usa raw. Ang sinama niya dito, mga African animals. May leon, mayroon tigre, may... Pero nasa na yung mga leon? Mayroong giraffe. Nandiyan pa ba? Yung iba namatay. Dahil hindi naman ito natural... Habitat nila. Na. Yung iba naman, yung nabuhay pa, i-transport nila pabalik. Dinala uli nila. Pero ang sabi, meron pa raw natitira rito mga usa. Marami pa raw. Nakikita pa raw nila eh. Diyan. Ang nakakakilabot, sinihan to dati. Theater. It's a mini theater. Sinihan with a screen. Ayan o, kasi ito yung parang ano niya eh. Meron pa poste malaki o. Natira pa. Ano na nakita ko yung mga lumang structure, yung theater na sinasabi, yung pavement, yung mga structure na bahay-bahay daw, opisina ni Elizalde before. Bago pa man magkaroon ng Amampulo, eh meron ng Buyayaw. Bukod sa isla ng Buyayaw, itinuturing din na makasaysayan ang tinatawag nilang Target Island. Para marating ang pribadong islang ito, kinakailangang maglakbay ng mahigit 40 minuto. Tulad ng Buyayaw, may pagmamalaki rin ng Target Island ang maputi nitong buhanginan na napapaligiran ng bughaw na tubig. Pero hindi lang daw yan ang dapat dayuhin sa islang ito, kundi pati ang mga lagoon na nasa gitnang bahagi ng isla. Target Island ang itinawag sa particularly sa island na ito. Dahil noong panahon ng World War II, itong isla na ito ang silbi ng islang ito, siya yung target site or practice site ng pagpapabagsak ng bomba. Kaya yung makikita niyo yung mga lagoon sa likod ko, ito yung mga binabagsakan ng bomba, kaya na-create ang lagoon na ito. So that was during World War II. Gusto nilang sanayin at matiyak na yung precision ng kanilang pagbomba. Dahil ilang dekada na rin ang lumipas, nalagyan na ng tubig ang mga butas na ito, na ngayon nagbibigay buhay sa mga mangrove o bakawan na nakapaligid dito. Pagsapit ng gabi, saan pa nga ba ang the best na magmuni-muni? Tinawag ang bayan na ito na Bulalakaw dahil nga sa kwentong bayan na ang sinasabi nga ay dito raw bumabagsak sa isang lugar rito, yung bolang apoy o yung tinatawag na Bulalakaw. Kaya ang mga tao rito, sinasabi itong lugar na to ay bagsakan ng mga Bulalakaw. Sa pagsapit ng gabi sa bayan ng San Roque sa Bulalakaw, ang mga ilaw ng tahanan sa tabing dagat naman ang punta para mangisda. Ang tawag sa gagawin nila, pagsusulo. Hindi tulad ng karaniwang pangingisda na kinakailangan pang pumalaot sa pagsusulo, sa mga pampang lang sila nang huhuli ng lamang dagat. Kadalas ang ginagawa nila ito kapag low tide. Kabilang sa mga nagsusulo sa bayang ito, ang 60 gulang na si Nanay Linda. Simula pa ng nang dito kami nakalipat, minsan ang nahuhuli din namin, minsan marami din, pagita.
Tanggapin yun, ako naman ang susubok na magsulok. Maliban sa mga isda, nanghuhuli rin si Nanay Linda ng maliliit na alimasag o yung tinatawag nilang dawat. Nabiyasa nilang nahuhuli sa pamamagitan ng sibat. San? Asan ang dawat? Ano ho yan? Daho yan. Maliit. Ayan, nawala. Kasi, ayan na! Asan na? Ayan. Ayan, salapangin mo na. Baka maingay. Baka naririnig tayo. Sa'yo eh. Asan na? Asan na? Ayan. Ako. Hindi. Nahirapan ako doon sa una eh, nung hinuhuli na namin. Kasi hindi ko alam yung kulay niya. Kakulay din yung ibang mga dahon. Yung ang lakas pa nga, may puwersa pa nga ako. Mali pala yun. Dapat walang puwersa kasi pag pinuwersa mo, masisira yung balat ng shell niya. Ah, nakita ko na. Okay. Yan. Oh! Parang naubos yung laman niya. Sobrang lakas. Hindi tuloy mamunot. Sabi nga nila, kung may tiyaga, may nilaga. May dawat. Pagka nakakahuli, parang sarap yung pakiramdam. Parang ka naka-jackpot sa loto. Kamay na lang, nangangagat pa. Siyempre, ang nahuli kong dawat, amin namang pagsasaluhan habang sariwa pa. Halu-e. Luto na siya, no? Matapos ang ilang minuto, kain na. Panamit! May uhul. Para sa akin, it's a big catch. Kahit maliit lang siya. Pero masaya, yun yung pakiramdam ko. Hindi ka dapat nanghihigil! Yes! Simple, ngunit masaya. Sa ganitong paraan na ibahagi sa akin ng mga Mindoreño ang kanilang pamumuhay. Maikli man, pero ipinadama nila sa akin ang magiliw na pagtanggap na tiyak na mag-iiwan sa akin ng magandang alaala.